Kumusta po sa lahat? Nitong mga nagdaang araw, naging bali-balita yung pag-walk out ni Morissette Amon sa concert, ni birthday concert ni Kiel. Iba't ibang reaksyon yung natanggap niya. May mga nagalit, may mga sumuporta pa rin sa kanya at inintindi siya. So, narinig natin yung mga sinabi ni Jobber Sukal dito, yung manager ni Kiel na nag-produce nung birthday concert na talagang masama yung loob niya. Ganon din si na Daisy Romualdez tsaka si Annabel Rama na parehong mga producers ng concerts na nakisimpatya kay Jobber Sukal dito, na marami ding mga maanghang na salita na binitawan against kay Morissette Amon. So pagkaraan siguro ng parang dalawa or tatlong araw, nag-issue ngayon ng statement si Morissette Amon sa kanyang Facebook official fan page, at siya'y humihingi siya ng sorry sa ginawa niya. Aminado siya na kasalanan niya yung ang lahat. So ito yung laman ng kanyang statement. Ito yung laman ng statement niya. Took some time to process things despite the schedules before me, but with much prayer and as I have never done this before, please let me start by saying sorry to Tito Jobert and Kiel Alo, who was celebrating his birthday concert at the Music Museum that night. What I've done was out of character, but I still do take full responsibility. I guess I was also triggered by the surprise interview minutes before performing regarding the issues between me and my family. This private matter is something I purposely did not want to openly share for fear that healing might not prosper between us. The moment got the best of me, and it wasn't fair to those who expected me to come out on stage as one of the concert's guests that evening. I also want to apologize to Sir Mario Dumawal, who I was told felt bad about the situation. I understand completely that he was only doing his job and values it as much as I do mine. Please pray for me as I journey towards healing, my families, and the people around me. I am overwhelmed though, but by those who reach out to me with love and support, not just these past couple of days, but earlier on this year, during this particularly painful season of my life. I appreciate all of you. I also want to bring to light the concern of many towards my emotional and spiritual well-being. As best as I can, I strive to achieve a sense of balance and stability. I feel for all those who are going through the same thing, and just want to remind you, as I have been reminded, that we are not alone. As Christmas is fast approaching, I am also reminded by the coming of our Lord, and I am grateful for His love, kindness, forgiveness, and guiding hand in my life. Wishing you all and your families a happy, blessed Christmas. Morissette. So yun yung statement na inisyo ni Morissette Amon. Nilabas niya sa kanyang Facebook official fan page. Parang sinasabi niya kasi dito yung talagang family problem. Kasi nagsimula yung gulo yata nila nung nagka-boyfriend yata si Morissette. Tapos parang hindi yata nagustuhan ng family nila yung boyfriend niya. Hanggang sa dumating sa punto na nag-tweet yung tatay ni Morissette. Parang sinabi niya doon na about Tanan, about eloping. So ganun. So tapos parang may balita na umalis si Morissette ng bahay nila. Humiwalay na siya ng tirahan. At may haka-haka na lumalabas
na nagsasama sila ngayon ng boyfriend niya. Pero wala namang proof yun. Hindi naman natin alam yung totoo. So, at 23 years old, emotionally, baka hindi pa kaya ni Morissette. Kaya ganun. Or she could be, parang may pinagdaraanan talaga siya. Hindi natin alam kung depression ba, di ba? Alam natin yung depression is not an ordinary sickness. It's a mental health sickness na talagang hindi basta-basta. Hindi ganun kadali i-cope up yung mental health disease na meron ng isang tao. So, intindihin na lang natin siya. Although hindi natin kinukonsinti yung ginawa niya, pero intindihin natin na tao din siya, na meron din siyang mga moods, di ba? So, kasi sayang siya eh. Kasi napakagaling niyang kumanta. Sayang yung talent niya. Kung magiging ganito lang yung ending niya, di ba? Na parang sa isang pagkakamali, mawawala na siya sa show business. Sayang yung talent naman niya. So I hope we will just pray na sana makaya malagpasan niya na ito. And mapakita pa niya lalo na kung bakit dapat natin siyang tangkilikin as a singer dahil sa talent niya. So, para naman kay Morissette, dapat kasi siguro din talaga meron siyang balance dapat, no? Yung personal at saka yung career niya. Kasi pinili niya yung pagiging singer, and as a singer, the show must go on, sabi nga nila, di ba? Hindi pwedeng, kung ayaw mong kumanta sa stage, pwede kang basta-basta na lang umalis. If she's not feeling well, halimbawa medyo mabigat yung problema niya, like family problem, pwede naman siguro siya mag-beg off sa mga offers, di ba? In advance. Kesa yung ganun na nandun na siya, tapos hindi man lang umakyat ng stage para magsabi ng sorry, bigla na lang umalis. Doon yata talagang nainis yung mga tao. But for me, naintindihan ko din siya, although hindi ko nga, inulit ko nga, hindi ko rin kinukonsinti yung ginawa niya na tama, di ba? Pero I hope ma-regain niya ulit yung trust ng tao. Kasi sayang talaga yung talent niya. Isa siya sa pinakamagaling na singers na meron tayo na yun. And bata pa siya. Siguro pag tumagal-tagal na siya sa showbiz, baka magiging mas matibay na rin siya. At sana naman magkaroon na ng reconciliation between her and her family para mawala na rin siya ng mental baggage. Kasi mabigat yun eh, pag pamilya yung kalaban mo, di ba? Pag pamilya yung kalaban mo, parang wala kang gana sa lahat eh. Wala kang gana sa lahat. Kasi, syempre, yung people na dapat, who are very close to you, ang dapat nakasama mo lagi, lalo pat sa tagumpay mo, eh mawawala sa tabi mo. Kaya siguro nahihirapan din talaga si Morissette. So, point ko dito, huwag na lang natin siya husgahan. Antayin na lang natin kung ano ang next move niya. Di ba? Kung tuloy pa ba siya magiging singer or iiwan niya na yung career niya. Pero hanggat marami pa rin naniniwala sa kanya, sa talent niya, alam ko, pwede pa siyang bumawi. So that's it for today. I hope you enjoyed watching this video. And sa mga hindi pa nag-subscribe, please subscribe to my channel and watch out again for my next reaction video. And thank you everyone, and God bless.